Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Josette May Absin na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang puno na nalulungkot dahil walang nag-aalaga sa kanya. Ito ay pinamagatang Pepeng Puno. Isinulat ito ni Amy Chris Jane Sabado Rubio at iginungit naman ni Glenford O. Fernando mula Santiago City Division ng Region 2. Binibigyang buhay naman ito sa anyo ng multimedia ni Josette May Absin ng Tanhay City Division, Region 7. Handa na ba kayong maglakbay sa kaban ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Iyak ni Pepeng Puno. Isang punong mangga na bagong tanim pa lamang. Malungkot na naman si Pepeng Puno. Nakita na namang dinidiligan ni Pedro sinapat at pinong. Mas magaganda at malulusog na ang mga ito. Mayroon silang mayayabong at mabeberding dahon, mahahaba at matitibay na sanga, at hitik sa bunga. Nakita siya na umiiyak ni Lolo Popong at nagtanong, "Bakit ka umiiyak, Pepe?" "Wala po kasing nag-aalaga sa akin," sagot ni Pepe. Nagsalita si Pearly Araw. "Huwag ka nang malungkot, Pepe. Nandito ako upang palusugin ang iyong mga dahon," dagdag nito. "Ako rin," sabat naman ni Puring Ulap. "Makatutulong ang aking dalang ulan sa mabilis mong paglago." "Pero bakit ang tagal kong lumaki?" tanong na naman niya. "Hindi pare-pareho ang mga puno, Pepe," paliwanag naman ni Petrang Lupa. "May mas mabilis talagang lumaki, mamumulaklak at mamunga," dagdag nito. "Maghihintay ka lamang at maging masaya sa bawat araw, Pepe," panghihikayat ng mga ito. Unti-unting gumaan ang loob ni Pepe sa sinasabi ni Perle, Puring, at Petra. "Sige po!" nakangiting sambit ni Pepe. Isang umaga, nilapitan siya ni Pinang at siya ay diniligan, inalisan ng damo at nilagyan ng pataba. Tuwang-tuwa si Pepeng Puno. "Yehey! May mag-aalaga na rin sa akin!" Masaya nitong sambit. Araw, buwan, at taon ang dumaan na inalagaan siya ni Pinang. Isang araw, "Wow! Napakaganda ng punong ito!" wika ni Puroy Paro-Paro. "Mukhang masarap ang kanyang mga bunga!" dagdag nito. Si Pepeng Puno, na dati ay maliit at puro dahon lamang, ay isa nang napakagandang puno. Pwede nang silungan at paglaruan ng mga bata. At dito nagwakas ang ating kwentong Pepeng Puno
ni Amy Chris Jane Sabado Rubio. Sa mundong ating ginagalawan ay may mga totoong kaibigan. Sila yung ayaw kang sukuan at handa kang damayan magpakailanman. Hanggang sa muli, ito ang iyong taga-kwento na si Teacher Josette May mula Division of Tanhai City. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matutok.